Tinawag na Kaluskus style. Pinagalo-alo pong laman ng kalabaw. May isaw, may atay, may puso, may baga at kalaman po. Mas malinamnam daw yung meat ng kalabaw. Aside from medyo may mga sebo-sebo, ganun. Parang pare siya, pero hindi kasi siya matamis. Parang may pagka-aromatic ang pares eh. Ako po si Mayat Election from Mimali, Pangasinan. Ang restaurant namin is called Tita Ato. Coming from my mother-in-law's name and father-in-law's name is Tita and Tito. 15 years in business of restaurant. Specialty namin is kaliskas. Usually talaga ang kaliskas is laman loob ng kalabaw. The color becomes orange because of the atsuete powder, ganon. Nung hindi pa masyadong mahirap ang harvesting ng palay, ang gamit ko talaga is ipa para hindi ganun kausok. Tapos nahirapan ng mag-harvest ng ipa, ginagamit namin, usually galing sa furniture shop na mga scrap nila, yun ang ginagamit namin ng kahoy na yun. Norman Vinso, nagtatrabaho po dito sa Tita Ato Restaurant. 6 years na po akong magtatrabaho dito kasama ko misis ko. Ito yung hinahanap ng mga tao paggabi, lalo na pag mga nakainom, mga tropa, samahan, habol nila yung mainit na sabaw. Niluluto ko po yung kaliskas, pinapakuluan yung tubig, tapos lalagay ko po yung karni na hinugasan. Pagkakulo po ulit, lalagyan ng asin, suka, aswete at saka rin ang pinaghalo sa tubig. Pag lumambot na, tatanggalin ko dun sa kaldero, palalamigin, tapos hihiwain. Sabay po, igigisa na po sa bawang sibuyas, tapos iulog po yung karni na iniwa. Nilalagyan ko ulit ng konting asiti, asin, tapos suka, tapos yung pampalasa niya para mas lalong lumasa yung karni at saka yung sabaw niya pag hinahon na sa harapan ng customer. Usually, mga ano namin is kargador, tapos yung mga pahinante. Yun ang usually na customer namin. Iba yung lasa kasi ng kalabaw. Eh. Nakaka 20 kilos kami every day. Ang customers ko kahit na 3 taon nang hindi nakakain dahil sa pandemic, pag bumalik sila, kilala ko pa rin sila. Pag nakikita mo ng upang at lunya ng punta dito, yun na tinatanong ko na sila kung bakit sila pumupunta, bakit sila bumabalik, gano'n. Ako, nag-work ako sa hotel. Kailangan, gano'n eh. Pakisama mo yung customer. It's not always, customer is always right. Siguro, para hindi nila sabihin sa'yo na customer is always right, gawin mo yung tama para hindi ka nasabihin na, oh, customer is always right, gano'n. Kasi sa hotel, hindi yung masabi yung mga guests mo eh. Pag mag-start ka sa business, usually dapat talaga, tignan mo kung saan ka talaga magaling. Hindi pwedeng, ay, marunong ako magluto. Kaso, yung naman, hindi ka marunong makisama. Tapos, ang aking mga kasama, they've been with me for 10 years, may 9 years, gano'n. Tapos, pag bakasyon, may mga estudyante na parang nakike-extra, gano'n. Kinukuha ko sila. Tinatanong ko sila kung ba't mas gusto sila sa akin. Hindi ko kasi sila tinitipid sa pagkain. Hindi ko tinitignan kung anong kinakain nila. They can get what they want sa front kung anong gusto nilang ulamin. Tapos, hindi ako marunong magalit. Sa previous mga work ko, hindi magalitin ng mga naging amo. Kaya siguro ako, naipas ko rin siguro yung gano'n na ugali para tumagal yung negosyo, tumagal sa'yo yung mga kasama mo. Makikita ng mga customer, ang tagal nyo na dito, bakit kayo nandito pa rin? Ay, yung mga employees ko, never silang nakasimagot. Lagi silang nakasimile kasi wala silang problema. Pag talagang gusto mong tumagal ng business, pakikisama sa empleyado mo, tapos pakikisama rin sa customer, tapos syempre, sarapan mo yung luto mo. Inimbitahan ko po kayo dito sa restaurant ng Tita Ato. Located at Naguilayan Road, Binmali, Pangasinan. Bukas po kami ng 5 a.m. to 9 p.m. Tikman ninyo at tagkilikin ang lasa ng aming kaliskas at saka bulalo at saka pinapaitan na ba. At talaga namang manyaman, Kenny. Pangasinan, ang tinaguriang bangus capital of the Philippines at kilala rin bilang place of salt. Kaya naman hindi katakatakang sa asin kinuha ang pangalan ng probinsyang Pangasinan. At speaking of asin, ay talaga namang ito'y ating kakailanganin sa isang masarap na lutuin. Kaya umpisa na natin ang food trip dito sa bayan ng Binmalay kung saan matatagpuan ang isa sa pinakamasarap, pinaka most requested at pinaka authentic pagdating sa pasarapan ng kaliskesan. Ito ang Tita Ato Restaurant na 15 years na nagsiserve ng masarap na pagkain at lokal na lutuin. At dito din natin matitikman ang special dish ng Pangasinan.
cry na lang. Kaya tinabas na ang bahaw, luto na ang kalabaw, at tigman natin kung talaga bang the best ang sarap ng kaliskes. Mangantay mga Cubs! Kainan na mga Cubs! At ang layo na nilalakbay natin para matigman ang isang legendary kaliskes. Napadpad tayo sa norte, Cubs Chess. Up north naman mga Cubs. Galing na tayo ng east, Rizal. Galing tayo ng south, Batangas. Dito naman tayo tumikim ng laman loob sa norte. Laman loob pa. Yan, may isang legendary. Tigman natin agad. Ito na, ang kanilang kaliskit mga Cubs. So, pinaghalo-halo siya ang laman loob ng kalabaw. So, ayan siya. Meron din pala tayo dito sa tabi niya ay rule number 3. Ito naman yung mismong sabaw na pinaghalo. Cheers muna pala natin to. Cheers natin. Sero. Pag ganito ito kasarap natitikmo ko, Cubs, gusto ko laging pitawan yung favorite word ko. Malinam. Ito ang taharang niya. Speechless ako, sarap. Sarap. Sarap na pagkakaluto nila. Kanina ko pa kasi iniisip mga Cubs kung anong lasa nito. Pero mamaya natin ito. Tubo na muna natin ito. Totoo? Sarap ah. Tama-tama yung lasa. Wala pa tayo nilalagay ng condiments dito. Marami nagtataka kayo mga Cubs. Bakit kamukha nung kinain natin sa San Juan? Kamukha nga niya, pero yung lasa may pagkakaiba eh. Ito may added na pampalasol flavor na, meron akong nalalasa kasi dito agos ah. No? Yun nga yun, yung ginisa flavor, ba mo nagsangkot siya ng ano? Bawang sibuyas. Yung natural na pagigisa. Sumasarap siya pag may sabaw. Kalabaw siya ha, mga Cubs, pero kalabaw na. Ang lambot na pagkakaluto nito, napaka-tender yung laman at yung mga laman loob. At kung nakilinig nyo sa background mga Cubs, nasa highway kasi kami, ito yung Nagilayan Highway dito sa Binmali, Pangasinan. Ang mismong kinakainan namin ngayon mga Cubs ay bagong tukulas. Tita to. Pero legendary na to. Si Hans, 15 years na daw. Napakatagal na. Kaya nakita nyo naman napaka-experto nila sa pagpapalambot ng mga matitigas na meat tulad ng kalabaw. Para kang ano, may alam tulad mo siya sa doto, pwede rin kaya rin tulad mo siya sa pares, pero yung lasa. Tama. Para siyang sinanglaw, siyang mapapaitan. Yun. Pero yung sinanglaw kasi maasim mga Cubs, kasi yung iba nilalagyan pa nga ng amyas yun eh. Yung mapapaitan naman mapapait. Eto, may suka siyang nilagay, pero hindi maasim. Tama lang. Tama lang yung asim niya. Nakukontra siya nung tamang alat niya. Pero siguro, sabi nga nila, pag may condiments, masarap yan. So lalagyan muna natin yan ng kalamansi, tapos sili, favorite. Yeah. Pati, i-partner mo lang yan. Makukuha ka ngayon na itong kaliskes. First time kong makatrim nito, kaliskes. Magtataka kasi ako nung una. Hindi ka ba nagtataka bakit kaliskes? Oo nga. Kasi nung una, ang sumali sa isip ko nung akala ako may kaliskes ng isda. Pero ang kaliskes daw kasi is laman loob ng kalabaw. Pero siyempre na-evolve na nga daw, sabi nila Mama Mayet at Kuya Norma, nilagyan na nila yung mga laman ng kalabaw. Kasi ito yung natitigman natin ngayon. Solid siya. Nakaibahan nga lang daw niya. Kasi ang pare, may aromatic flavor ng mga star anise, gano'n? Tama. So kasi wala, recta. Correct. Ginisa sa bawang, sibuyas, sabi nga ni Kuya Norman kanina, tapos yung mga pampalasa nila, walang luya yung gisa. Pero yung kulo meron. Iba-iba daw ang way nila ng pagluluto, version ng pagluluto ng kaliskes. Kasi dito, mga Cubs, sa area na ito, ang dami. Sobrang dami, dami nila dito sa Pangasinan, mga Cubs. Sobrang dami nito. Pag pumunta kayo Pangasinan, dito sa Binmali, tabi-tabi sila. Alam ka kung pintayin sa mga ano eh, sunod-sunod sila. Pero feeling ko naman pare-pare sa masarap naman yon. At bukod sa Binmali mga Cubs, sa Dagupan meron din, sa Calasyon meron din. At yung sikat na maraming nagkakalipi sa mga Cubs, para siyang market. Oh yun, sa palengke. Oh yan. Good. Isang kanin pa, please. It's the rice mga Cubs. Mabilis naman yan. Punta kayo dito kay Tita to. Tulid yung ano. Meron din pala sila dito mga bulalog. Iba-ibang ulam. Parang kaming diri-diri din to.
Tapos mga kabs, itong ano nila, kaliskip nila, may extra ng dugo, kabs chef? Oo, oh, pwede. Kung gusto niyo may dugo, request lang kayo, pwede. Unlimited hindi nila hinahalo yun sa kaliskip, ha? Mm-hmm. Separate yun mga kabs. Ito siyempre, in respect dun sa mga hindi kumakaan. Respeto daw yun sa alas. Magkaiwala yun, mga kabs, hindi ka magkasama. Yun, sobrang solid nito, legendary pa. Ayan na naman yung legendary, mga kabs. Pag pinibuto ka pang legendary, 15 years, mga kabs. Lagyan natin ng Stigger! Kita natin kasi kung ako mag-release nito, perfect to mga 10 out of 10. Kita yung mga ako talaga. 10 out of 10. Kaliskes. Restaurant nila, ma'am. Mayen. Mikey, sabihin, legendary. Nandiyo kami dito. Gusto namin pasalamatan ng buong team ng Tita Ton. Lalo na kay Ate Mayet. Kay Kuya Norman din, nagluto dito. At yung staff nila dito? Lahat ng staff. Palamiti. Pagka nandiyan ka sa labas, talagang tatawagin ka nila. Welcome ka nila. Pasok din. Ayan. Luwang dito na muna at mukhang gusto pa rumes back nila. Hindi na katatapusin mo na eh. Kasi gusto ko pa eh. Hindi na kapagsisilayo nito ah. Ito na, mag-outro na. Paglabas, double protection. Ingat-ingat ulit. May bakit din Kangas TV 2.0 na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Huwag niyong kakalimutan at lagi niyong tatandaan. Huwag mong kakalimutan, rule number 2. Rule number 2. Rule number 2, may rule number 2. Masamit? Ja! Manyaman? Kere! Bye! Speed up! Against the light eh. Boy Susi, kumakain. Salas ke. Manyaman, Jenny. Manyaman. Manyaman. Ay, si Kuya Norma eh. Thank you ha. Thank you sa pagluto. Kaya tayo. Thank you pa mga nyo po to. Red, ready mo lang. Siya po ito kayo dito. Ako ni number. Ano ko naman? Kaya Norman! Siya tayo ay tatot. At saka si Kaya Norman pala, thank you. Siya nagluto lahat yan, ang dami. Kaya may sobra atin di. Pero thank you po. Tulit yung layo. Pagkaya niya, tulit. Hindi sayang ang biyay. Ay mga sam, tara lang, let's go! Kaya sa midis ko po. Sige po, ingat! Sige, ingat! Bye! Chichi, 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 ch